Да. Mga kabosay, welcome ulit dito sa channel ko. So ang video po natin ngayon ay ang project natin ay gagawa tayo ng root overrack na bonsai. Pero ang gagamitin natin ay melendres na materials din natin. Ayan. Kung melendres na materials natin, yun ang gagamitin natin, pakapitin natin dito yung ugat sa bato natin. Pumice rock. Bali, pumice rock lang ito mga kabosay, napulot ko lang ito. Tapos ako na yung nag-design-design sa kanya para maging ganito yung itsura niya. So yung mga kabosay, syempre, bago natin ipisahan yung video, syempre alam niya, papasokan natin yung intro. Kaya intro, pasok! So guys, ito yung melendres natin. Ang ginawa ko po dito, tinanim ko sa mas mataas na training pot, kagaya na ito guys. Ito mataas na training pot oh. Para yung ugat niya humaba. At hindi tayo mahirapang magpakapit ng ugat dito sa bato para mapwesto natin na maayos yung ugat niya kapag mahaba yung ugat ng materialis natin. So guys, ganun yung ganun yung technique. Tanim sa mas mataas sa training pot para mas maganda yung formation ng ugat. Eh, ngayon ay tatanggalin natin dito sa training pot para makita natin ugat na ako. Ah! So guys, oh. Another na ano to, materialis. So guys, ang ganda oh. Ito yung gagamitin natin. Pakakapitin natin siya dito sa bato na to. Ayusin natin mga kabosay. So guys, puputulan na natin to. Kasi medyo mataas na. Putulan na lang natin mga kabos. Mga kabos eh, yung melendres cuttings lang, tusok nyo sa lupa, sa river sand, mabilis ang buhay mga kabos. Ganun magpa-propagate o magparami ng materialis na melendres, dwarf melendres. Okay, guys, sunod natin gagawin i-forma na natin siya dito sa sa bato niya. Kung hanapin natin siya ng magandang pwesto. Dapat ito mo dito. Ayan, parang hindi may hirap. So mga kabosay, ganito na yung
napili ko na forma niya. Eh, ang gagawin naman natin ngayon ay tatalian natin guys ng ano? Goma. Goma. Tanggal ulit. Hirap pa. Tama ka boss eh, oh. Ito yung ano, forma niya na ginawa ko. Kung wala kayong goma, eh pwede yung ano, tela. Yung tela ng ano, pwede rin natin gawin panali. Gupitin nyo lang mga kabonsa yung tela. Telang ginupit, pwede yan. Guys, ito na yung ano, tura niya. Sunod natin gagawin dito, eh itatanim na natin ito mga kabonsai. Ibabao natin ito na itulungan na kalabas. Ito guys, yung training pata gagamitin natin. Kabuka. So ang mixture mga kabonsai na ito eh, river sand to tsaka garden soil, mix ng river sand tsaka garden soil.
kabonsay. Bibigyan natin mga ka. Bilagyan po natin mga kabonsay. So mga kabonsay, ito na po yung resulta ng Dwarf Melendres natin na root overlock style. Simpleng vlog lang po ito mga kabonsay, basic lang to, kung paano magpakapit ng ugat sa bato o kung paano gumawa ng root overlock o yung tinatawag din na rock clasping. Pero marami yung iba, iba-ibang style naman ang ginagawa. Yung iba binabalot ng plastic, yung iba nilalagyan ng putik, tapos binabalot ng tela. Ito guys, ito yung style na ginagawa ko. Yung ganito. Tatalian ko muna, tapos kapag na-forma ko na yung ugat, ibabaon ko sa sa lupa. Ganito sa ginawa natin ngayon mga kabosay. Ano lang to, basic lang to mga kabosay. Madali ang vlog lang po ito. So yun guys, sana po yung nag-enjoy kayo sa video natin ngayon at sana may natutunan kayo. Maraming salamat po ulit sa lahat po na nag-subscribe sa channel ko. At kung po sa hindi pa po nakapag-subscribe, please po, pag-subscribe po ng channel ko, OLTV Mix Vlog. At pakipindot po ng notification bell, tapos ang pipindutin nyo yung all para lagi pa updated sa lahat po ng bonsai vlog na ilalabas natin. So mga kabosay, hanggang dito na lang po muna ulit. Stay safe and God bless us all po mga kabosay. Parang Brian, 360 natin sa kanila.